good afternoon mga kaalmosalita. Happy Thursday. Ayan, so nandito na naman tayo sa bagong-bagong episode ng Alma React, kung saan ang boses ng kabataan ay katuwang ng Panginoon sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Speaking of mabuting balita, kung hindi nyo pa napapanood yung video ni Father, click nyo lang muna yung link dyan sa monitor nyo kung saan man kayo nanonood. Tapos, pag napanood nyo na si Father, saka tayo mag-reflect. So, ang hashtag natin for today ay hashtag kahit saan. Kasi sa Gospel for today, ang kwento ay yung may pinagaling si Jesus, tapos sinabi niya na huwag ipamalita sa iba, pero parang sa sobrang tuwa nung napagaling ni Lord, parang paglabas niya, nagsisigaw na siguro siya, or talagang chinismis na niya kung sino man yung nakasalubong niya sa lahat ng kapitbahay. Talagang, alam mo yon, kumbaga parang sa atin ngayon may megaphone pa, no? Parang sobrang hindi makontain yung tuwa. So, sa reflection ni Father, sinasabi niya na ganun kasi ang nature ng mabuting balita ng Panginoon, na parang kapag nangyari sa'yo, parang kapag naramdaman mo na totoo pala talaga, parang hindi mo makontain or parang nag-uumapaw yung saya mo. Kasi ganun ang nature ng mabuting balita, ganun ang epekto ng mabuting balita sa atin. Pero, ang tanong, ganun nga ba talaga? Or naniniwala ka ba sa mabuting balita? Kasi guys, aminin natin, no? Tingin mo talaga. Aminin natin na marami sa atin hindi naniniwala sa mga milagro ng Diyos hanggat hindi nangyayari sa buhay nila. Baka yun ang dahilan kung bakit hindi natin napoproclaim ang mabuting salita ng Panginoon, no? Siguro yun ang kulang sa atin, na parang hindi natin maipamalita kahit saan kasi naghahanap tayo ng patotoo, ng katotohanan sa buhay natin. Pero minsan marami sa mga kasalanan natin or yung mga pagkukulang natin ang nagbablock para talagang maramdaman natin ang mabuting balita na namumuhay, evident, everyday. Ayan, that is the question for today siguro. Ayan ang question ko para sa inyo. Nararamdaman mo ba na totoo ang mabuting balita sa araw-araw na buhay mo? Sa maliliit na bagay, hindi kailangan sobrang laking milagro. Pero sa araw-araw na buhay mo, sa pagising mo hanggang pagtulog mo, nararamdaman mo ba ang katotohanan ng mabuting balita? Ayan. And if not, maybe we need to reflect, no, na baka merong nakablock sa puso mo, sa isip mo, baka may relationship na tumipigil para talagang maramdaman mo ang mabuting balita ng Panginoon sa buhay mo. Maaaring may kasalanan na hindi mo mabitawan, kaya hindi mo maramdaman ang mabuting balita, hindi mo may proclaim ang mabuting balita, or baka may takot ka na lumapit sa Panginoon. Ano ang case para sa'yo na hindi mo maiproclaim, may balita, kahit saan, ang mabuting balita, mga milagro ng Panginoon? Ayan. So, I pray para sa'yo ngayong araw na to, ngayong Thursday, na sana magkaroon ng liwanag sa buhay mo at makita mo sa pang-araw-araw, maliliit na sadali, moments of glory, moments of success, or failures man, ang mabuting balita ng Panginoon. At sa pamamagitan niyan, magiging mga mensahero tayo ng Panginoon kahit saan. Hashtag kahit saan, diba, tayo for today. Ayan. Comment niyo lang po yung mga suggestions niyo dyan, mga reflections niyo. Binabasa po namin yan, and keep on sharing the good news. Maging mga cyber missionaries po tayo dito sa Almo React, kung saan ang boses ng kabataan ay katuwang ng Panginoon sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Bye!